So ayan po mga idol, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga ka-business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, isang panibagong reaksyon ang ating gagawin. Ito po ay patungkol sa napipintong pagbenta sa bahay ni Bong. Napagkasunduan nga po ni ka-business, napag-isip po, napagtanto ni Mr. Ka-business na ibenta na lang itong bahay ni Bong, dahil una, kung si Bong ay bumabalik dito, hindi siya nakakaiwas doon sa kanyang mga barkada, lalong na nababaon si Bong sa bisyo. Kaya mainam na mawala na itong bahay. Ako sa aking pananaw, ganito lang naman eh, kung mayroong uupa dyan, mainam sana kung mag-ipaupa lang muna niya. Kasi una, syempre, para mayroon namang pumapasok na income at may perang pumapasok, dagdag pa rin sa income ni Bong. Isa ko sa maganda niyan. Kanya nga lamang, dapat kung magpapaupa, kung ipapaupa yan, ang uupa dyan ay isang kumbaga piling pamilya. Yung mga pamilya na magbibigay din ng pagpapahalaga at importansya sa bahay. Kasi baka babuyin lang. So kung babuyin lang naman yan, mawawala yung devaluation, bababa ang devaluation ng bahay, yung halaga ng bahay. Kasi syempre, hindi na siya yung itsura sa kasalukuyan. Hindi na mangyayari yun kung bababuyin lang yung bahay nila. So, kung hindi man lang makakahanap ng magandang uupa, maganda po para sa akin ang ibenta na rin. Una, matatandaan natin na si Bong naman po ay mayroong nakalaang lupain, ano po, malawak na lupain doon sa lupain nila Wakiwak. So ibig sabihin, kung nagnanais talaga si Bong na magkakaroon ng panibagong bahay, mainam kung doon sila sa lugar nila Wakiwak. At least kahit papano, makakasaman pa rin niya yung mga kagwang. Kasi kung titingnan natin yung punot dulo ng pagbabalik ni Bong sa kanyang bisyo is itong bahay nila. Dahil nandito yung mga taong nagbabantay lang sa kanya kung kailan siyang kumalawa. Para silang mga uhaw na liyon eh, na pag nakawala si Bong ay sasakmalin nila at ibabalik nila doon sa bisyo si Bong. So, para masigurado natin na hindi na makabalik si Bong sa bisyo, napakaganda po talaga. Isa po sa napakagandang suggestion is ibenta na lang po yung bahay. Tapos yung pera na napaglaanan ay nalikom mula po sa bahay ay ilaan pa rin para sa pundo ni Bong. Nang sa ganun, kung sakali man ay magkaroon siya ng talagang pamilya, may magmamahal na sa kanya, madali naman gumawa ng bahay. Napakadali lang gumawa at bumuo ng bahay ang ka-business. Kung ang bahay ni Bong ay nag-iwan sa kanya ng isang masalimuot na larawan ng kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagbalik sa bisyo, ay hindi po nakakapanghinayang na ibenta na po ang bahay niya. Ang tanong nga lang kung magkano ang halaga niyan. Kasi baka po kasi ang iniisip ko, yung point of entry, kung ikaw ang magbebenta, baka hingiin lang nila ng mora, hindi po ba? So dapat naman kung ibibenta din yan, yung nasa saktong value naman, na hindi naman madidihado yung si Bong. Ano? Kasi baka mamaya baratin lang yan, di ba? Kasi sasabihin, ay hindi, kasi gusto nilang maibenta. So, kumbaga parang tingnan maigi, no? Pero kung wala pang bibili, ako para sa akin, at mayroong uupa na maayos, pwede, as long na gumawa ng kasulatan. Importante po sa pag-uupa ay mayroong kasulatan. Mahalaga po yun kasi yan po yung magiging kontrata. Kung isang taon kayong titira, din after isang taon, pwede naman i-renew na lang po ang kontrata. Napakaganda pong pamamaraan na kailangan may kontrata din po para masiguro natin na hindi masasalaula ang bahay ni Bong. Tandaan ho natin, mainam pa rin na may bahay pa rin po si Bong para sa akin. Pero wag lang doon sa lugar ngayon na kinatitirikan niya ng kanyang bahay. Una, isa po yung magandang indikasyon na kahit papano ay mayroon siyang sariling uuwian. Ano po? Pero sa kasalukuyan, tulad nga ng sinasabi natin, hindi pa gaanong stable ang kaisipan ni Bong. Hindi pa si Bong, hindi pa siya gaanong magaling sa larangan ng pag-iisip. Kasi
nasa proseso pa lang siya. Anytime, pwedeng mag-backslide. Naalala nyo po yung dati, ilang buwan din po yung nasa maayos na siya ng ng pagsasagot, nasa maayos na yung kanyang mga galawan, pero all of a sudden, bumalik sa ganito hanggang sa nadala pa siya sa kulungan. Excuse me. O, di ba? So, ibig sabihin, importante sa ngayon ay yung proseso ni Bong na masiguradong maayos na siya. At antayin natin, malay natin, magkaroon siya ng pagmamahal o magkakaroon talaga siya ng isang babaeng magmamahal sa kanya dahil yan lang naman ang punot dulo para mabago siya. Yun lang yung pinakasusi para mabago siya. Magkaroon siya ng taong magmamahal sa kanya. Magpaganong pa man, hindi dapat na, kumbaga, yung bang pamamaraan na parang itulak si Bong sa ganong klaseng sitwasyon at ganong relasyon. Kasi parang, kumbaga, sa pagkain ay huwag sanang maging hinog sa pilat. Para kahit papano, mainam yung, kung mayroon man na magpre-presenta na mahalin si Bong, ay kilatisin maigi. Kung talagang mamahalin nga niya si Bong sa sitwasyon kung ano siya. Kasi hindi maiwawaglit natin, mga idol, na talagang andyan po si Bong. Yung sa kanyang pagiging special, ano po, hindi po mawawala yun. Ako, para sa akin, ganun po. Matalino si Bong, pero minsan mayroon special na treatment na kailangan ibigay sa kanya upang mas tuluyan siyang magbago. Kasi nga po, ito po yung nawala sa kanya eh. Ilang taon po siyang nawalan at napagkaitan ng ganyang klaseng pagmamahal. Kaya po parang nagiging spoiled ang datingan. Pero ang kagandahan dito, kung atin pong titingnan, nanunumbalik po yung kanyang mga alaala. Like yung pong kumain sila doon sa isang Paris. Ano po? Kumain sila doon sa Paris. And then, nanumbalik sa kanya yung alaala ng pagkita nila ni Mr. Cabezas. Napakagandang indicator yan na buhay yung kaisipan at kamalayan ni Bong. No? So, ayun lang, mga idol. Short video lang po ito, short reaction. Kasi para sa akin, doon po sa issue ng pagbebenta ng bahay ni Bong, para sa akin, napakagandang idea yun kung mayroon man lang bibili. Dahil yan ay magiging susi upang tuluyan ng makalimot si Bong sa kanyang nakaraan. Dahil hindi siya pwedeng doon lang, babalik siya doon. Dahil nandoon nga po yung mga taong, kumbaga, nag-aabang lang at handang sumakmal sa kanya para ibalik siya sa bisyo. Nandoon yung mga barkada niya, mga bad influence na mga barkada niya. So, sa larangan ng pagbabago ni Bong, hindi po siya makakaiwas sa ganyan. Pero, kung andyan siya lagi at nababantayan nila ka-business, makikita natin, araw-araw may nababago sa buhay niya. At kahit paano, nakikita natin, no, na yung kanyang kamalayan, yung kanyang kaisipan ay nanunumbalik. Isang magandang indikasyon yan na kahit paano ay pinaninindigan ni Bong yung kanyang sinasabing pagbabago. Alam niyo po, mga idol, nabasa ko lang naman ito, pag ang tao ay puno ng toxic sa katawan, yung pong mga, dahil po sa kanyang mga naiinom, mga alak, yung residue, ay hindi po basta natatanggal yun. Matagal po ang proseso ng pagtanggalan yan. Pero hanggat hindi siya umiinom at hanggat hindi na siya tumitikim ng alak, ay unti-unti po yung nawawala. And sana po tuluyan nang mabitiwan ni Bong ang bisyong ito. Kasi ito po talaga ang nagtutulak sa kanya para isadlak siya doon sa kapahamakan. Hey! So, paano, mga idol? Kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang sentimento ninyo? Dapat nga bang ibenta na lang yung bahay, paupahan na lang yung bahay? Pero, tandaan ho natin, ano man po yung maging desisyon dito, lagi pong panalo si Bong. Paupahan man yan, may papasok na pera, wag lang masalaula yung bahay. Or kapag ibenta na yan, mayroon din pong papasok na pera pa sa kanya, yung pong pinagbintahan. And at the same time, kung ready na siya, mas mainam kasi doon na po siya sa lugar nila, Wakiwak, doon na po itatayo ang kanyang panibagong bahay. Ako po si Taong Gala. God bless us all, mga idol. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magkalimutan at magkahiwa-hiwalay ay atin pong munang pasalamatan. Siyempre, mga idol, yung pong ating mga bagong followers. Marami pong salamat sa inyong pag-follow ng ating page. And of course, congratulations nga po pala kay Kabusiness. 491 na po. Ano po? 1,000 followers. Sana po, mga idol, kung sakali man, no, kung kaya nga sana, mairegalo natin ang 500,000 followers para sa kanya this coming birthday niya. Para po naman maging masaya
ang kanyang birthday. So follow po natin Kabisnes Official, Kabisnes Family, and of course Papa Dins. Isama na rin po natin ang mga kagwang natin, si Kagwang Buknoy, Kagwang Bay, Kagwang Bong, Boogie, Bornok, at syempre isama na po natin si Intoy, at andyan po si Damo, ano po, at ang ating pong mga magigiting na mga reactors. Kawakiwak, ayan, Kagwang Wakiwak, kasama na po pala si Wakiwak sa mga kagwang abo talaga naman. Ano, congratulations sa iyo, Kawakiwak. Ayan, Himas TV, Papasundot, and Taong Gala po, mga idol. Bayo, pagpapalang araw po sa inyong lahat. God bless. Sa so, mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.